So what's up guys, welcome back to Modi Homeboy TV. So kumusta po kayong lahat dyan, sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay, so timetable natin. So sa araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng lever sa ating 50KTYZ para sa ating automatic turn egg incubator. So sa incubator may dalawang klase, no? Meron tayong roll type at saka swing type. Pagdating naman sa swing type, may dalawang klase din mechanism. Ito yung lever type at saka chain type. Okay? So ngayon, ang gagawin natin is yung sa lever type. Yung chain type, madali lang yun eh. Ito, yung lever type. Kung paano tayo, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng lever dito. Okay? At kung paano, at ituturo ko rin sa inyo kung saan sila mabibili yung ibang materials natin gagamitin. So unang-una, kailangan natin ng motor. Pangalawa is kailangan natin ng tawag nila dito, ito. Papakita ko sa inyo sa screen kung saan ko siya nabili. Tawag nila motor shaft coupler, motor shaft coupling connector. Ito, no. Ito 'yan. So nung tapos pag nabili mo nito, mayroon na siyang kasamang Allen wrench at saka ito, itong mga lock nut na 'to. Kalimutan ko ng tawag dito, itong dalawa. So paano yung gagawin natin? So yung lever, gagawa rin tayo ng flat, ano, bibili tayo ng flat bar. So size ng flat bar nito is 1/8 by 1/2, no? Papakita ko sa inyo yung size niya. So yon, yung size nito is 8.5 cm. Tapos yung butas niya, yung butas nito, itong nandito is ano yan, 1/4 or 6.35 mm. Tapos ito naman is kasing size nandito. Okay? Ayan. Tapos yung size naman yan, yung center to center, pag kasi sa ano, computation, yung center nito hanggang dito. Yung sentro niya nasa ayan, 6 cm po. Yun po yung size niya. So, sa aking pag-aaral, no, ito yung pinaka gustong size na pwede nyong gamitin kasi tamang-tama na to. Pag hinabaan nyo pa yan, hihina yung persa ng, ano, ng motor nyo kasi dahil sa torque, no, mas ma-persa siya. Dahil nga galing sa dito, mas maganda kung maiksi lang yung ano, sakto lang yung haba. Huwag nang mahaba. Pag naman pinaka-iksi nyo, kukunti, magiging konti yung play ng ano, ng swing nyo. Kaya tamang-tama lang to, itong 6mm na to. So yun, no? Na-imagine nyo na kung paano natin ilalagay, no? So ito, lalagay lang dito. Tapos, paano natin i-attach ito? Dito naman, no? Tapos, via rivets. Re-rivets lang natin yan. Pwede naman din, ano? Pwede nyo rin gamitin na gamitan ng ano yan, ang bolts and nuts, pero para sa akin pinakamabilis at saka okay na rin tong ano, riveter, no? Tibay na rin yan kasi hindi to haba yan. Okay, so ganyan maging itsura nya. Ngayon papakita natin kung paano natin siyang assemblyin at ituturo ko din sa inyo yung isa pang technique para mas matibay siya, hindi basta-basta matatanggal. Okay, so una ito, lagay natin dito. Okay. So yan siya na, madumi yung kuko ko. Tagal ko nang hindi nakapag-vlog, mamen. So ito, worth sharing to. Dati hindi ganito yung technique na ginagawa ko. Yung ginagawa ko, binibend ko lang yung ano. Ito, binibend ko lang. Pag na-bend yan, dito yan. Tsaka ko i-bolts and nuts. Pero ano yun, medyo yun nga, hindi siya worth to share. Gusto ko kasi yung sineshare ko sa inyo yung talagang the best niya. Baga nag-ano pa ako. Na re-research pa ako. Yan. Pag nailagay mo na yung mga ano, yung mga lock niya, ito yung lagay dito. Tapos, ano yun muna? Ikpitin muna. Pero bago yun, ang ginagawa ko bago ko ikpitin. Ito yung technique dyan, ang secret. Lalagyan natin ng thread locker, no? Lagyan natin thread locker. Lagyan natin ng thread locker. So, ang purpose nito is, yun nga, para mag-lock yung thread.
Kasi due to vibration, maaaring lumuwag yung mga yun eh. Maaari. Patakan mo lang. Ha? Yun. Tapos. Yan. Bitlang. Patakan lang. Grabe yan. Kapag natuyo yan within 24 hours, solid yan. Hindi mo yan basta-basta matatanggal. Tapos next is ito. Itong threadlocker, itong mabibili sa Ace Hardware, meron dyan. Sa DIY shop, meron din. Shopee, meron din ito eh. Threadlocker lang tawag. Yan. Okay na. Tapos ito naman, lagay natin dito. So kailangan dito precision ano, precision drilling tinatawag yan. Kailangan sakto-sakto yung butas nyo, no? Dali lang naman yun eh. Kayang-kaya nyo ng ano yan, itawag nito. Gawin yan. Tapos kailangan natin ng riveter. So, ang ginagamit kong riveter KYK. So mas maganda to. Nabili ko ito halagang 700 or 800. Matibay ito. Ilang taon ko nang ginagamit. Yan. Yan lang. Yun. Yan. So, meron tayong 50KYTYZ with lever. Oh, tingnan nyo. Tibay niyan, di ba? Nakalock na yan. Nakalock. Yan. Nice ba? Tapos yan, hindi rin basta, walang ulot-ugayan. Maayos yan. Tapos, hindi basta-basta matatanggal itong ano. Dahil, yun nga, doon sa nilagay natin thread locker, kahit na mabibrate pa yan, hindi yan basta-basta matatanggal. Tsaka, nakalock yan. So, yun, no? So, sana may natutunan kayo sa video na to kahit medyo may sila pero worth it, no? Next natin video na ipapakita ko sa inyo is yung size nung sa ano, isang, di ba, lever to, yung mga ibang size pa yung dimension para magkaroon ng perfect 45 or 40 degrees na angle ng swing type. Okay? Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe and like this video. Maraming salamat. Bye-bye. Bye.